Hello everyone all over the world. Welcome back to my channel. It's Miss Dang TV here. Mga ka-friendship, maraming nagtataka po kayo. You are wondering bakit ako nagpapasalamat. O lubos ako ay nagpapasalamat na ako po ay na-scam ng ganung halaga. But anyway, bago 'yan mga ka-friendship, bago natin ipagpatuloy ang aking kwentuhi sa inyo, mga kwentuhi ko sa inyo, mga ka-friendship. Favor naman po dyan, mga ka-friendship. Paki-subscribe naman ang channel ng iyong kabayan dito sa may kinaroroonan. Opo, mga ka-friendship, pa-subscribe naman ang ating channel dyan. And paki-like na rin po, mga ka-friendship. Kung magustuhan din mo nyo po yung video ko, mamaya ay magpwede kayo po write down your comment below to my video. Ayun po, mga ka-friendship, ganito. Paano nga ba ako na-scam, mga ka-friendship? Ayun ang tanong. Yeah, ganito po yung mga ka-friendship. One of my good friend invited me. Inaalok niya po ako, mga ka-friendship. And dahil dun sa sinasabi nga malaki yung interest, and parang wala akong hindi ako interesado, mga ka-friendship, because I was really busy that time. It was December, busy ako last year, and January talagang wala akong sinasayang na oras sa pagkakayod, mga ka-friendship, para maghunting ng biyaya. And then, lumipas ng mga ilang araw o abot yata din ng linggo o 2 weeks, mga ganun yata yung lumipas. Until sa nag-oo ako, pumunta sila sa sa boarding ko, tinitirahan ko dito sa my Phuket. At yun, nag-try ako ng 1,000 lang po para i-testing lang ba, try lang ba kung totoo na nakakapag-video. And I played that platform in few days, at na-try ko din i-withdraw yung nilagay kong pera doon, at yun nga po, pumunta naman, pumasok naman, kasi 1,000 naman yung nilagay ko doon. So kinuha ko ulit, and after few days, kinuha ko, ni-withdraw ko, at pumasok nga po sa bank account ko yung ini-apply ang kong amount ng ni-withdraw ko. So dahil nga okay naman, hindi naman pala ko ganun, kumbaga ni-try ko lang doon para subukin kung totoo, hanggang sa okay na, na-try ko ng buhay. Kaya nagbitiw ako din ng malaki. So I was so greedy kasi doon sa magandang profit na binibigay daily, pero I didn't realize na nawala na sa isip ko ba, maaaring hindi to yung kalooban ng Diyos. Kasi dati, nung inaalok ako, sinasabi ko sa isip ko, hindi yan kalooban niya. Kasi ang laki naman yung interest, at saka parang baka mamaya parang kapakapayan yung kapa, yung alam mo yung issue sa kapan. Yun yung hindi kalooban ng God yung ganyan, sabi ko sa isip ko. Kaya matagal bago ako naalok na nag-join. At dahil nakita ka, habang naglalaro ako sa platform na yun, mga ka-friendship, at lumalaki nga po yung daily interest ng pera. At hanggang sa ayun nga po na nainggan yung dahil sa malaki nga po yung ayos naman yung ibinibigay na ko. Kasi isa, one of them, they told me na, sabi nila, program daw ng government yun to help the community. Kaya parang hindi ko naisip na na-realize na baka nga ganun din ako. Kasi sabi, may nagsasabi kasi na kinreate daw ng government yun para sa makakatulong sa mga sa panahon ng pandemic, ganun, maglaro sa platform na yun. Kasi di ba mauso yung mga game ngayon, tapos may ma-pay out ka, parang ganun. Kaya hindi ko lubos hindi ko lubos maiisip kung legal ba o illegal, mga ganon. Kung nabaga nasa middle ba, nasa gitna yung paniniwala kong ganon. And then, syempre,
sunod-sunod yun ako nagbitiw ng malaking halaga na ganun 50, yung second ko is 50, and then naroon mo nun 30, tapos meron nun 70, hanggang saan naubos, ubos na yung laman ng bangko, and then dumating yung, tapos dinagdagan ko pa, naglagay pa ako ng 25, and then kinaumagahan nun, sabi nila, close na daw yung platform at wala nang maka-withdraw, kaya ang sakit din sa pakiramdam, ano? Kasi siyempre sa katulad ko na nagtatrabaho dito, isang worker lamang dito, hindi naman kalakihan yung kinikita natin, siyempre masakit kasi ilang araw o ilang buwan o abot o taon pati na hanapin natin yun na halaga, di po ba? Hindi naman tulad ng first world country, yung alam natin dito sa Thailand is mababa lang naman yung sahod natin dito, mga ka-friendship, unlike sa first world country, di po ba? Kaya yung halagang iyon, malaking bagay na yun po para sa katulad ko dito na worker lamang po dito sa May Thailand. Kaya nung nalaman ko yun na nag-close na at yung nag-apply ako ng withdrawal, hindi na inaproban. Yun pala, kinulosan na pala nila yung platform na yun. Kaya, alam mo po, mga ka-friendship, siyempre, ang sakit. Hindi ako lubos maisip kasi siyempre, ang laking halaga na yun para sa katulad ko lamang na isang dukha, isang mahirap na kababayan ninyo dito. Kaya, umiyak ako, siyempre, masakit. Umiyak ako, and nakadama din ako ng pansisisi sa mga nag-invite sa akin, pero siyempre normal lang yun, sana'y maunawaan po din nila ako sa reaction kong that time when I was in painful, kasi siyempre masakit naman, di po ba? Pero siyempre lumipas din ang ilang araw, na-realize ko din na wala kasalanan doon. Kasi kasalanan ko yun kasi nagpa-impluensya ako, di po ba? Kung baga, nahulog lang po ako dun sa smooth na whisper ni Lucifer sa akin na ganyan, maganda ang interest ng pera na hindi ko na-realize na hindi kalooban ng... Noon, sinasabi ko, yung hindi pa ako naka-join, pero nung nakapasok na ako doon sa kaharian ng maling-malikong desisyon na, ayun na, nalinlang na po ako, mga ka-friendship. Pero ganoon pa, mga ka-friendship, kaya nagpapasalamat na lang mo ako kasi madali ako naka-move on. In kinaumagahan nun, energetic pa rin ako papasok sa trabaho. And so, how are you daw? Pag ginaganon yung mga pinapasukan kong trabaho, oh, I'm good now, I'm good sir. Naka-smile pa rin ako, makita pa rin nila kung gaano ako maliksi, energetic magtrabaho. Pero deep inside, masakit, maano, yung baga, naiisip mo pa, you cannot imagine that suddenly you lost your money like that. Kaya, ayan po mga ka-friendship. So, ng January, nag-start ng last week of January until hanggang sa Marso yun. Marso close na po yun. March, wala nag-ano na. Biglang naglaho niya. Kaya yun, na-quarantine na yung pera natin sa mga kamay ng mga scammer. So, yun ay 160-something thousand baht yung nailagak ko doon. You know guys, you know mga ka-friendship, bakit sabi ko na magpapasalamat na ako'y na-scam? Kasi na-realize ko mga ka-friendship na that time kasi mga ka-friendship, when I felt the pain within me, yung naramdaman ko yung sakit sa loob ko, sabi ko, I don't have the right to blame ang Panginoon sa pangyayaring ito. Kasi God is a perfect father, right? He is a righteous father. Kaya hindi siya nagkulang. Kaya hindi ko siya kinwestiyan sa bagay na pagkawala ng halagang iyon.
kundi sabi ko, dun that time na naramdaman ko nga po yung sakit ng mga ganun, di siyempre umiiyak ako, and dun ko naririnig yung parang tinig ng Ama na sinasabi, di ba, God is spirit, di po ba? So yung parang yung espiritu ng, yung spirit of the Almighty Father speak to me, speak it to me, at sinasabi niya sa akin na, anak, sabi niya sa akin, anak, ang lakas ng loob mo maglagak ng ganyang halaga sa hindi mo sigurado. Pero ako, sabi niya, yung pangako ko sa'yo, sa'yo, yung parang ganun na naririnig ko na ni-whisper in my mind, na yung Holy Ghost, sinasabi ng ganun na, anak, kaya mo mag, ano, you are, wala kang pag-aalinlangan na naglaan ng perang ganong kahalaking halaga dyan. Pero ako, hindi mo kayang malaga, mailaanan ng ganyang kalaki. Yung my promise to you are my words are holy and faithful, sabi niya. Yung, di ba, sa Luke 6:38, di po ba, yung give, yeah, sabi magbigay kahit takal na umaapo, ganon po yung salita ng Panginoon doon at saka sa Malakay 3:10. Iyon yung nasa isip ko, iyon yung ni-whisper ng Holy Ghost, Holy Spirit sa akin. Kaya sabi ko, I don't have the right to blame you, Father. Salamat at nangyari nga ito at salamat po at liniwanagan niyo yung pag-iisip ko. Now I have masigitan ko pa po yung pagiging loyalty ko sa inyo pagdating sa mga financial na pagpapala, sabi ko sa Ama. Kaya if this is your answer to my prayer, na sabi ko, Ama, palalimin niyo po yung pananampalataya ko, sabi ko, lagi ko yung pinipray. Kaya siguro nangyari nga po yun na scam ako ng ganung kahalaga para magising ako at lakihan ko nga po at higitan ko pa yung excuse me higitan ko pa po yung pananampalataya ko, lalo ko pang laliman pagdating sa mga financial na pagpapala, mga ka-friendship. Kaya ngayon, mga friendship, ang gaan-gaan na po yung loob ko ngayon dahil doon po na liwanagan na po yung isip ko na kung saan man po ako dapat mag-invest, ay mag-invest na dapat i-priority na. Pero i-priority ko yung pag-invest para sa gawain ng dakilang may kapal sa mundong ito. Kasi sabi niya man, kasi lahat ng magabagay nanggaling sa Panginoon. It's easy for him to give back to me that amount as long as I become more deeply my faithful to him. Ayun po mga ka-friendship. Kaya maraming salamat. Yan po yung may share ko. Ayun po yung lubos ng laking pasasalamat ko na ako. Pwede ngayon po yung na-scam ng ganong kalaki kasi doon tinuruan ako ng dakilang may kapal na lakihan ko yung pananampalataya at pagtitiwala ko sa kanya pagdating when it come to money. sa mga financial na pagpapala. Yan po mga ka-friendship. So thank you friendship sa inyong pakikinig sa aking kwento at sana po yung na-bless po kayo sa kwento kong ito. Sabi ko, Ama, it's more you may ikaw ang Amang makapangyarihan sa lahat. It easy for you to give back those amount to me as long as I become more deeply, mas higit pa po akong loyalty sa inyo pagdating ng mga financial na pagpapala. Yun po mga friendship. Thank you so much mga friendship. See you to my next video. God bless. Bye-bye.